Dapat 8:45, tapos na ako mag-breakfast, tapos ko nalutuin yung lunch ko. Basically, these are my breakfast. Kaya pala. Hello there mga kapop! It's Bernie Camp, the best lot in town, and welcome back to my channel! Yes, so for today's video, napapansin nyo na naman, nasa kakaibang background ko ngayon. And I was like, damn, it's 7 a.m. Literally, sobrang aga pa. Pakita ko sa yung morning routine ko and breakfast ko and nagtataka kayo bakit sobrang payat ko na talaga. Paano ko na may maintain yung liposuction ko? And dito ako tayo sa kitchen at cooking show ako ngayon. Para maiba naman, hindi puro, alam mo yung beauty kineme tayo. And ang payat ko kasi tignan dito sa camera, actually hindi man ganyan yung mukha ko talaga. Hindi ko alam bakit ganyan. Anyway, mga lipatagin nila, let's get started this cooking show. Basically, these are my breakfast. So ito, hot dog, ham, bacon, and tinapay plus egg. So super low carbs niyan. Hindi ko to bine-breakfast. So, kinakain ko lang ito pag cheat day ko kasi napakataas ng carbohydrates itong red hot dog. So, bakit ito lang? Kasi they're all low carbs, puro fats lang sila. Para yung katawan ko, kukunin niya energy is yung sa fats ko, hindi yung sa carbs ko. So, pag mag-burn din ako, mag-workout ako, kasi every morning din, nag-workout ako, tapos sila mag-workout, fats lang din yung bine-burn ng katawan ko. Wala kasi siyang makuhang carbs. So, dun siya din kumukuha ng energy. Taray mo, ganun-ganun na ako ngayon. Pero ano lang to, ewan ko, sana ma-maintain ko to forever. Kasi I have to maintain this before. Bago ako mapunta sa Sherga, wala akong maintain to. Katawan ko super payat. Yun. And now I will show with you kung ano yung kinakain ko kapag lunch sa office. Wait. So, this is my lunch sa office. Ayan. Chicken breast and a potato. Yun lang. Siguro mga 3 piraso lang ng chicken breast tapos potato. Tapos, para ma-bloated ako, kung iinom ako ng Coke Zero or ng Chaa right after ko kumain ng lunch. Para at least busog na ako. Hindi ko na kailangan mag... Alam mo yun, kumain pa ng marami. Kaya, I recommend you guys, kung nag-diet ka, it's okay to drink Coke Zero. So, let's get started to cook na. Sabang kumasal. Pero pala. Ito niyo yung ham ko. Ang Pasko pa. So ngayon kinakain ko pa. My God. Oh, ay, dude. Naghintay-hintay ka. Ganyan-ganyan ka lang. Siyempre, kasi the more na mas masaya ka pag nagluluto, the more na mas masarap daw ang iyong pagkain. Toast na talaga siyang bonggam-bongga. So, tara! Low carb breakfast! Yay! Pero sobrang taas ng fats niya. Ewan ko kung low carbs to. For me, super low carbs. So comment down below if tama itong ginagawa ko. So now, we will cook my lunch. Pan-grilled lang dapat kasi yung chicken. Yon. So dahil tapos ko na rin i-pan-grilled tong chicken. So, para mabusog ako dito, kasi for sure, alam naman nating lahat na hindi nakakabusog to. So bubusogin ko na yung sarili ko na Coke Zero or anything na nag-ano. Anything na nakakapagpabigat. Hindi rin ako mag-tsaa. Ganun. Yan, yay! So, itatago ko na siya kasi for sure, inuunahan kami ng pusa dito sa bahay namin. Ano ba yun? Ang kalaban namin dito hindi daga. Pusa, men! Pusa! Pok-pok! Kaloka! Ayan, itatago ko siya dito sa microwave. Diba? Kung hindi ka Pinoy, kung hindi mo ginagawang ref ang microwave. Kaya yung mga ayaw ng ganun-ganun ginagawa. Ayan, ako. Ewan ko sa inyo. Bala kayo dyan. So, lagay ko na ito dito sa hugasin. Ayan. Chunkar. And prepared na rin yung breakfast ni Hachi. Sinabay ko na rin. Ay, tsaka nga pala guys. Hindi ako nagko-coffee pag morning. Minsan nag-green tea lang ako. Pero, hindi talaga na ako umiinom ng cold water. So, ayan. Ito ako kumukuha lagi ng water. Para hindi ganun kalamig. Ayoko kasi ng cold water, guys. Kasi sa nabasa ko, ang cold water, soft drinks, basta anything na cold, siya ila yung nagko-contribute para magkaroon ka ng stubborn fats. And you don't want to have a stubborn fats. Kasi pag nagkaroon ka ng stubborn fats,
ay grind. Kahit anong gawin mong diet, kahit anong gawin mong exercise, hindi siya mawawala. Mahihirapan ka lang. Yay! So, kakain na tayo ng breakfast. Every morning, naghahabol ako sa oras. Dapat 8:45, tapos na ako mag-breakfast. Tapos ko nalutuin yung lunch ko. Basta tapos na ako lahat. Kasi kailangan 8:45, naliligo na ako. And supposedly, 9:30 AM, dapat nasa shuttle na ako. Kasi nga, para dumating ako sa office ng saktong 11 AM para sa aking work. Ayan, yun nga. Share ko lang kayo. So, this is my low-carb breakfast and lunch! Yay! So, alam niyo na, batang pet ko. Ayun lang, sharing my other secret. So, if mali yung ginagawa ko low carb or super carbs to, just let me know, comment down below. So, all I know is, low carbs to pero high in fats. Bakit high in fats? Again, bakit gusto ko puro fats? Para automatic yung fats yung binuburn ng katawan ko and doon siya kumukuha ng energy, hindi sa carbs ko. Kasi kapag carbs, pag nag-carbs ako ng bonggang-bongga, isa-set aside ni katawan ko yung fats. Ala, kala mo expert. Di ko sure, ah. Yun lang yung nasa nababasa-basa ko. Yun, so that is all I have for you today, guys. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Kasi if you don't, kasasanayan mo rin yan. Again, this is Verdicom and please don't forget to follow me on my social media accounts. So, Twitter, Instagram, kung gusto nyo ako makita ko ba. It will be on the description below. Bye!